Morning mga 3M. Ito nga pala may papakilala ko sa inyo ang Pau de Arco. Ang sangkap nitong Pau de Arco, all herbal to. Kaya parang pagkain lang to, supplement lang to. Ito ang palaging yung gamitin pagka kayo ay medyo nananamlay-namlay. Ang sangkap nito ay matatagpuan ang halaman nito sa South Africa, Paraguay, Mexico, Argentina, Peru at Brazil, na may natural antiviral at natural antibiotics. So napakaganda niya. Bawal lang to sa may mga nagtransfusion na ano, na blood, tsaka yun nga, may maintenance sa yung operado na yan, bawal lang to ron. Pero ito, pagkain ng lahat to. Para ka lang na ganun ito, multivitamins, kompleto na to. Gawa to ng Aldrich, yan, all natural herbal. Ang Pau de Arco, ang kasangga natin. Gawa ng Aldrich, walang aw sa Pau. Okay. Pag hanapin naman ito, mabibili ito sa lahat ng leading drugstore. Pau de Arco. Hanapin nyo lang Pau de Arco kung gusto nyong mag-take ng multivitamins at all natural herbal. Okay? Sir, parang medyo paripu ba? Bakit may black eye ka? Nasa ito po kasi ako nung nagkatulog po nung last Sunday. Oh, lumubugtong dito mo. Oo po, parang pakalagin ko nga ito, pero medyo ang nalito rin. Last Sunday. Ito po, itong Sunday pa. So, na yun, may black eye pa si sir. So, pero pati nga yung picture mo before, nung hindi ka pa nasusuntok. Baka mamaya, normal lang yan, pipihitin ko ng pipihitin. Nakakapako po kasi parang lumubog eh. Lumubog talaga. Ito po. Kaya, eh siyempre, may... Hindi, mayroon kasing taong ganun. Meron talagang taong tabi niya ang ilong. Pero kung mababasag kasi yan pagka nasuntok ka ng ano, napuruan ka. Tingnan muna natin yung feature mo, yung nakaharap ka. Pag normal lang, no need, baka masakit lang yung mukha mo dahil nasuntok ka, may ano ka pa. May ano pa eh. Black eye pa eh. Pero ngayon, hindi na uso matatapang ngayon. Hindi na uso matatapang yun, nanuntok ka. Dali mo sa ano, kasuhan mo. Eh, ano naman po, mga nagkain dito na kayo nung diyan. Normal sir eh. Kasi kinakapa ako siya na pag ganun, parang gumano siya ng konti rito. Oo, malalim talaga yung dito mo eh. Tsaka yung tignan mo yung bridge ng ilong mo. Tingnan mo yung bridge ng ilong mo. Meron talaga ripong lulubog. Ganun pa rin. Malalaman mo yan, pagka naapektuhan to, kailangan masakit yan pag ginanyan ko. Pag masakit yung buto mo, masakit? Hindi naman po. Pero nung umpisa, kasi dito, napanood mo ba yung may inaline ako? Opo, doon nga po namin. Yan. Nakita mo siya? Aray! Tutunog yun. Malalaman mo kasi pagtabi nga yung mga bones natin sa ano, pagka, lalo kahit katulad niya, noong Linggo lang, Friday pa lang ngayon, ilang araw pa lang, masakit pa dapat yung buto mo ito. Pero kung normal lang yan, kahit ganyan-ganyanin ko, hindi lang... Medyo konti na lang sakit, pero hindi na nagaya. Hindi gano. Pero parang nakapa ko si dati kasi wala akong makapari ito na yan, lubog na to. Lubog nga eh. Oo, eh ngayon, medyo meron na. Kasi parang gumano siya, umusod siya rito konti. Eh, no. Masakit siya pag ginaganyan ko? Hindi na. Hindi? Oo, nung mga nakaraang araw. Wala, sir eh. Pero gusto mo subukan natin ano? Sigo, parang gusto mo lang i-ganon eh. Kasi hindi ko mag-pwede. Hindi, ito, sa totoo lang, honestly speaking, hindi mo ito ma-align. Kung tupi talaga yung dito mo, itong buto mo ito, hindi mo yun ma-align kahit anong yung mapapasag yan. Ang na-align dyan yung puti. Ito, magmula rito sa boundaryan niya, yung balambot yan, yan ang nadidestroy. Pero yan, itong buto na to, hindi mo yan ma-align. Hindi yan ang natutulak. Para sa inyong kalaman lang, di ba may ina-align ako sa ilo? Dito lang yun, dito, lalambot ako yung ilo. Ito na, ibabaw po na to. Ito, yung hanggang dito, ito, yan, ito. Yan, magmula rito. Pero subukan natin, pwede yan, abot naman siya. Pero ito yung dito banda, sa pagitan ng mata ay kilay at dito, baba ng konti, yung buto ito. Malabo yan, hindi yan. Ito yan.
puto talaga yan. Pero yung party dito yung tumatangos, yan, yan ang na-align kasi nababasag yun, yung puti. Kaya pwede pang habulin yung pagbago, pero pag tumagan na, nasasanay ng ilong natin na pagbago. Pero sa akin, parang hindi na ako dito. Hindi, subukan natin. Wala, sir. Hindi na bago. Kumbaga, yung pala yung pinaka-normal. Kasi tinignan ko rin yung ano ko. Tinignan ko rin yung picture mo sa ano. Parang na mayroon siyang lalim dito ng konti. Eh, sinubukan ko pero hindi magbago. Dito, hindi siya tumutunog kasi normal pala ngayon dito niya. Kasi yan, maniwala ka sa akin, may talagang may didiretso natin yan pagka ano, talaga may problema. Pero yan, hindi. Kaya unang assessment ko lang. Kaya sinasaliksik ko, kumbaga, tinitignan ko yung old picture mo. Kasi yun na yun, bago ka masuntok, yun pa rin, meron pa rin talagang lining dito. Hindi naman ano, eh, siguro nanibago ka lang. Nanibago na siguro, medyo manit pa mga, oh, ano, medyo ano, may sakit pa. Nasuntok ko eh, pero okay naman, pogi ka naman. Tsaka sir, okay. Ano, last ano, yung nagpa-brace ako nun, nag-lock yung paka ko nun eh. Tagal ko nga bago na i-ice mga 20 minutes eh. Mm. Kumbaga, hindi ko sir siya matara, nag-lock. Siguro nagkamala ko lang balik. Tinodo ko lang, ano, yung... Pero yung hindi. Dati, ilang taon na kayo magkakalala? Ilang taon na yung baby nyo? Magtutuwa. Ngayon, dati, kumbaga... Parang pakalala ko ito. Mas man, ganun ba talaga yung mukha niya? Kumbaga, mas months manipis yung kanan nung nakilala ko siya? O kasi, doon ko rin iba, kasi hindi tayo magkakilala eh. Kasi yung ngipin mo medyo nakaslide ng pagano na idol. Yung ba, may mga pinanganak naman talaga na mahaba ang baba, mapapanga. Ngayon kasi, ang tingin ko sa'yo, medyo slide tong pagano. Medyo slide. Gano'n ka nga. O, tingnan mo yung ngipin niya. Kaya tinatanong kita, kasi siyempre ikaw nakakakilala, mas matagal kayo magkakilala. Gano'n ka? Tingnan mo, hindi proportion. Diba? Yung nakakagat niya rito, mas nakaangat dito. Tapos yung dito mong ngipin, hindi magtugma. Ngayon, masakit kapag nakaganyan, hindi. Hindi po, nasaray. Nga nga. Sara. Tumutulog po rito magagawa ganun ako. Sige, nga nga. Sara. Masakit, hindi. Hindi po. Naramdaman ko lang yung kumikilos. Gumaganon lang. Oo. Pero wala siyang masakit. Wala. Ganun ka nga. Wala masakit. Wala. Tumutulog. Dito lang talaga lagi tumutulog. Okay, dito sige. Wala naman. Ah. Sara. Wala pa rin masakit. Normal lang yun, idol. Normal. Ang gagawin mo dyan, medyo maluwag yung ano mo, medyo tapiri yung ano mo. Malamang, maring inborn ka sa ganyan. Ngayon, siyempre, napansin mo lumuwag kasi sa halos, siyempre, inabot na tayo ng ganyan edad, kumakain tayo ng ganun. Dito mo lang bugbugin ngayon. Kung magsakaling mag-lock, para hindi mag-lock pala, ang diskarte dyan pa ganito. I-cup ka na medyo paloob. Ito, ilubog mo lang ito ng konti. Kahit sobrang laki ng hiccup, basta, kahit pakabuka mo yan, basta ilubog mo lang siya. Lang, hindi ilubog. Kasi yung nangyari sa'yo, humikap ka ng dire-diretso ng pagkaroon. Nagising ko na eh. Di ba napapansin mo, nag-extend out to, lumalabas. Ang nahigin na yun, dumulas din. Yun. Yun lang, para hindi na maulit yun. Tsaka ano yun eh, pag yung bagong adjust yata ako nun, masakit yung mga ano ko nun. Oo, siyempre pag nagpa-brace ka. Kaya yung pag... Ba't pinatagal mo yung brace mo? Eh, ano na rin eh. Kumbaga, napakatagal na eh. Wala nangyayari, no? Buti, wala na akong brace yung nasuntok ako. Sayang lang, no? Nag-brace din ako dati. Wala rin. Just luck. Mas maganda magpapabrace kayo. Yung may mga bakanting ngipin kayo, one seat apart yung marami. Yung talagang kaayos. Tapos, sungki-sungki. Tapos yung ngipin nyo, nakapasubsub na, nakapagano. Yan, mas maganda. Para hindi kayo. Pero kung yung ngipin mo ay pantay naman, gusto nyo lang ng style, wag na.